Sa Mandala, sitwasyon ng mga terminal ng bus sa Quezon City, tatlong araw bago ang Pasko. Alamin po natin ang pinaka-latest sa sitwasyon dyan. Pagbabalita ng live si RHO5, Val Gonzales. Val, siksika na ba? Delish, madaling araw pa lamang kanina na magsimulang magdagsahan sa Araneta Center. Sa Cubao, Quezon City, mga baserong magsisipag-uyan sa iba't ibang mga probinsya sa Southern Luzon, Bicol at Visayas Region. Dahil sa halos magkulang na yung mga pampasaherong bus kumpara dun sa dami ng bilang ng mga nagdadating ang mga pasahero. Ang mga kanto sa loob ng Araneta Center ay nagkaka-traffic din siya. Mm-hmm. Dahil sa dami ng mga sasakyang privado at mga taxi na nagdadala ng mga pasaherong, mas malaki pa ang bilang, Dennis, kumpara noong panahon ng Undas. Ganito rin, Dennis, ang sitwasyon sa magkabilang lane ng EDSA Cubao kung saan malaking bilang na rin ng mga pasahero ang naguuwian lalo na sa Northern at Central Luzon area. Mm-hmm. Sa dali ng trapiko sa EDSA, halos walang pagsisikip. Malaki ang naitulong ng Long South policy na pinatutupad dahil hindi kaya ng dati na halos hindi na umuusad ng trapiko. Ngayon ay hindi ganong masikip ang dali ng trapiko, Dennis. Hmm. At malaki rin yung nabawas, isa pa sa dahilan, Dennis, ay malaki na rin yung nabawas na bilang ng mga pasahero sa mga lansangan dahil wala nang pasok yung karamihan sa mga eskwelahan. Samantala naman, Dennis, sa monitoring natin sa MRT train availability, batay sa uling report ng Department of Transportation sa kanilang Twitter account, umaabot sa bilang na 20 ang tumatakbong tren ng MRT at tataas pa ito ang bilang na ito, Dennis, para makater ang inaasahang mas malaking bilang ng mga pasahero na sasakay ng tren ngayong tatlong araw na lamang bago ang Pasko. Val. Isang katanungan, police visibility, may nakikita ka ba mga police? Police dun sa mismong Araneta Center, Dennis. Hindi malaki yung bilang, Dennis, ng mga police na ipinakalat, Dennis, ng Quezon City Police District. Hindi ganun kalaki. Tapos yung wala bang nag-check up sa mga driver bago umalis, Val? Kasi kadalasan yan ang mga nagiging problema, yung walang tulog, dire-diretso ang biyahe dahil sa dami ng tao. Sino mga nag-check up sa kanila? Mga taga-MMDA, LTO, wala ba? Dennis, kanina nung umalis tayo dyan sa bahagi ng Araneta Center, mula pa kaninang alas 5 ng umaga, Dennis, ay nandito na tayo sa lugar na yan hanggang kaninang alas 9:30. Ang umaga ay hindi pa dumarating, Dennis, yung mga tauhan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board maging ng Land Transportation Office na sila yung nangangasiwa para doon sa pag-inspeksyon doon sa mga ahalis na mga bus patungo ng iba't ibang mga probinsya, Dennis. Nako eh, calling, LTFRB at saka LTO. Maraming salamat, Paring Val. Mula sa Quezon City, yan ang DCRA News. Val Gonzales, RH number 5, naglilingkod sa pagbabalita. Nagbabalita ng live si RHO5, Val Gonzales. I-like po ang page ng DZRH News Television para updated at i-share ang trending news na balitang ito para mas marami ang makabalita. At mag-comment para alam namin ang opinion mo.